Ganito ang title natin sa araw na ito, mga kasunggab, 2021 April 25. Ngunit kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mo nang kalimutan, mga kasong, na mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell, like and share. At kung meron kang comment or suggestion, sa ibaba na lang. Ayan, sa mga puntong yan ay sinusundan natin ang sapot. Paibaba, ito ay puno ng isang pine tree, mga kasunggab. At ayun, sa pinakamababang parte ay nakita natin ang isang itim na tigre. Ayan, napakalaki naman po ito, mga kasong. Palagi ko yung malapit na itong mga itlog. Kaya syempre, hindi natin kukunin ito. Iiwanan na natin ito dyan. At maghahanap tayo ng panibagong sapot na kung saan eh magandang gagamba, mga kasunggab, yung pwede nating i-keep. Kaya dyan lang kayo. Stay tuned, mga kasong. Napakalaki talaga ng isang to, mga mahal kong manonood. Ayan, oh, kasalukuyang hinahawakan ni Kuya Kasunggab. Nang sa ganun ay gumalaw naman para makita natin ang kanyang postura, no? Ayun. Ayan. Tignan natin, mga kasunggab, kapag bumuka na ang kanyang mga hita, ang kanyang mga binti, kung gano'n rin naman kahaba. So, tignan natin ang isang to. Ayan. Grabe, pagkakatulog, oh. Nawala na siya dun sa pagkakahiga niya. Ayan, nakatagilid na. Tulog na tulog pa rin, mga kasunggab. At dahil nga hindi na nagising ang gagambang yon, punta na tayo ngayon sa ating pangalawang gagamba. Ayan, sa lakasalabi ng sapot, ang kapal, mga kasunggab, oh. May paakyat, may paibaba. Tignan natin kung saan papunta ito. Ayun, dare-darecho, papunta sa mababang direksyon. Sana ay magandang gagamba to, mga kasunggab. Pero pag mga ganitong klase, it's either panderby at malamang sa malamang gagambang corona, mga kasong. So, sana ay wag naman. At ayun, pabalagbag pala, mga kasunggab. Mula dun sa halaman na yun hanggang dito ang sinapot niya, napakahaba, no? Ayan, nakakalitong hanapin ang mga ganyang kaso. Pero hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita yung direksyon nito, yung dulo nga sapot, nang sa ganun eh matunto natin kung nasaan yung gagambang hinahanap, no? So, dyan lang kayo, mga kaasong. Grabe ang hinaba ng sapot nito, mga kasunggab, po. Hanggang ngayon, hindi natin matuntun kung saan ang direksyon ng paibaba eh. Dahil gulo-gulo, merong sapot doon, meron dito, meron sa likod. Kaya pag mga ganyang kaso, mga kasong, talagang dapat titignan nating maigi kung nasan yung sapot, na kung saan makapal, at tuloy-tuloy kung saan ang direksyon. Dahil panigurado, nandun ang gagamba nun. Gaya nyan, ayan, paibaba ng paibaba, pero tuloy-tuloy ang sapot, malamang sa malamang, andyan na yung gagamba. Ayan, sana'y kita, visible. Ayan, so hinahawakan ni Kuya Kasunggab. Hindi man kita, pero pinapakita niya sa inyo na andon, dare-darecho yung sapot ng gagamba. At ayun, nakupaw sa pinakailalim. Sabi ko na nga ba, isa pong corona, mga kasong, camel, gagambang camel, oh. Tusok-tusok ang likod eh. Grabe talaga mamblap yung mga ganito. Kasi mga kasunggab, ang gagambang camel, napakatibay ng sapot, napakakapal. Kaya once na makakita ka ng sapot nito, may excite ka talagang hanapin. Tapos pagdating sa dulo, kami lang pala. So, tignan nyo yan, mga kasunggab. At syempre, hindi natin kukunin yung camel, ibinalik na lang natin doon sa kanyang bahay. Eto naman ngayon, isang sapot mula doon sa halaman na yon, paket dito sa puno ng mentol. Hindi ako nagkakamali, ayan po yung puno na mentol. Once na kumuha ka ng dahon yan, tapos pinilipit mo, mga kasunggab, kumbaga ginusot mo, amoy beaks. First time tayong naka-encounter ng ganito, mga kasunggab, na may sapot sa isang puno ng beaks. Ayan. Tingnan natin kung saan papunta ang direksyon. Paitaas to, mga kasunggab, ha. Naiiba to sa mga nahuli natin ng mga nakaraan.
ayun, natanong ko na sa may bandang kaliwa. Ayan, oh, binilugan na ni Kuya Kasunggab. Isa pong tigrihan. Sana'y malaki na ang isang to dahil maganda ang kanyang postura. Napakahaba ng galamay, mga kaso. Oh. Grabe, nasa bukuhan siya ng sanga, ng punong ito. Ayun, hindi pa ganun kalaki, mga kaso. Sayang. Ganda, oh. Pero titingnan pa rin siyempre natin, mga kaso, kapag ito ay hawak na ni Kuya Kasunggab. Nang sa ganun eh, talagang makilatis natin yung gagamba, diba? Kaya dyan lang kayo, huwag kayong aalis. So tutok lang kayo sa ating episode para sa araw na ito. Ang kawawang gagamba, syempre mamaya ay mairi-reveal na natin yan, mga kasunggab. Ayan, so pinapagapang na. At talaga namang maganda rin nga talaga ang isang ito. Kaya lang may kaliitan, mga kaso. At ayan, patalastas muna, isang gagambang X para sa inyong lahat. Grabe, noong mga panahon yan, mga kasunggab, ay hapon tayo naghanap. Kaya kung mapapansin nyo, eh, malapit nang lumubog ang araw. Pero tuloy tayo, mga kasunggab. Ayan, nakakita tayo ng sapot dito sa isang puno na to. Ayan, oh, makintab-kintab pa. Hanapin natin ang gagamba, syempre. Kailangan maingat, hindi natin maputol ang sapot nang sa ganun eh, madali nating mahanap yung gagamba. At ayun, mga kasong, palagi ko eh nakita na ni Kuya Kasunggab yung dulo ng sapot at meron dong labo-labong ano, damo. At ayun na nga, nakita na natin isa pong tigre na kulay orange, oh, haba ng galamay nito, mga kasunggab. Ayan, sinusubukan kong kunin yung gagamba nang sa ganun eh maipakita natin na nasa palad na natin to. At lalo nating makilatis kung talaga bang maganda ang kanyang postura. Pero mga kasunggab, ito hindi mo man tayo nakakalayo, 'di ba? Sa pinakababa may nakita tayong gagamba. Tignan niyo 'to, mga kasong. Ayan, may nakita tayong sapot papunta doon. At meron ding gagamba dito sa ibabaw nitong puno na ito. Grabe, isang puno, dalawang gagamba, mga kasong. Gabi, saan kayo nakakita noon? Ayan, so i-focus natin 'tong isang 'to kung anong klase ba. Ayun, napakalaki ng puwet. Isa pong pula-pusod kung hindi ako nagkakamali na kulay brown. Grabe, meron sa baba, meron sa itaas. Daming gagamba talaga dito, mga kaasong, no? At pumasok sa loob yung gagamba, mga kaasong. At hindi naman talaga natin siya kukunin dahil lang ating kursunadang gagamba ay yung kulay orange na naandoon sa ibaba. Kaya oras na ulit para maghanap tayo ngayon ng panibagong sapot. Ayan, nakakita tayo. Dito pa rin, mga kasong, hale-halerang punong maliliit yan. Dun sa may dulong parte, dun natin nakuha yung isang gagamba na kulay orange. At yung isa naman ay iniwanan natin. At dito lang sa may bukana nakakita tayo ng sapot. Hanapin natin to, mga kasunggab. Ayan, so paakyat yata dahil papunta dun ang ating camera. Tignan natin kung anong klaseng gagamba ba itong isusunod natin hanapin. At ayun, mukhang may pinitas na dahon. Naku, ito na nga, gagamba. Gagambang panderby, mga kasong. Kulay pula kung hindi ako nagkakamali, no? Hintayin natin ma-focus nang sa ganun yung masigurado natin. Ayun. Sa akin kayo, mga kasunggab, comment kayo kung kurso natin yung ganitong klaseng gagamba. Pero sa akin na 50-50 lang, mga kasong. Another sapot ng G, mga kasunggab. Ayan. Ito po ay nasa ilalim tayo ng puno ng bulak. Kung mapapansin nyo ay maraming nalaglag na bunga ng bulak. Ayan, sa lasa-labid ang sapot. Oh. Grabe, tiboy ng sapot ng isang to. Sana'y makita agad natin, mga kasunggab. Grabe naman ang inibaba ng gagambang to. So nakakalito pag ganitong kaso. Talagang kailangan pa nating halugugin yung mga tuyong dahon sa ilalim para makita natin ang gagambang nagtatago. Ayan, isa-isahin natin yan, syempre. Kailangan natin ng pag-iingat. Baka mamaya mapisat natin yung gagamba, mga kasunggab, dahil ang
puwet ng gagamba ay talagang malambot lang. Konting malaglag lang itong mga to ay talagang nalalamog sila. Ayan, kumuha tayo ng 100 sa ilalim. Check natin kung nandito na ba yung gagamba. Wala doon sa ating tuyong dahon na kinuha. Kaya halugugulit tayo mga kasong. Hanapin natin yung gagamba nito. Hindi tayo susuko mga kasongga, para sa inyong lahat to eh. Ayun, sa pinakailalim. So nakaka... Ayun! Tala mga kasongga. Ayun oh. Tala, kita ko malayo pa lang eh. Nakatagilid siya oh. Ang laki ng puwet. Malapit na rin mga itlog to. Puro malapit na mga itlog ang ating nakita oh. Grabe, nasa pinakasuksok siya oh. Kulay brown na talaan na malaki ang tiyan. At hindi ganong kahaba ang galamay, hindi natin kukunin syempre ito mga kasunggab. Mas maganda to, pakawalan na lang natin. Nang sa ganun eh, pag nangitlog siya, maraming ibubuga to na talaan din, di ba mga kasong? Mas may magaganda pa. Kung sa pagdating ng panahon, yung iba syempre mahaba ang galamay. Ayan, pakita sa inyo ang postura. Naiksi talaga galamay mga kasong. Ang ganda pa naman ng pattern sa likod oh. Ang kulit. Medyo nalalamog na siya dahil sa kanyang kakulitan no? Ayan, kinukuha ni Kuya Kasongga para maipakita sa inyong lahat. Ayan, tignan ulit natin sa pangalawang pagkakataon. Ayun, nakatulog na. Grabe, hirap na mag-gumapang dahil sa kalakihan ng tiyan. Hanap tayo ng kasunod mga kasongga. At ayan, tignan nyo muna mga kasong bago natin ibalik sa kanyang tirahan dahil talagang mangingitlog ang isang to. Mas maganda yan mga kasonggab nang sa ganun eh, mas marami pa tayong makitang gagamba in the future. So, eto na. Dito na papasok ang title ng ating episode, Ang Kawawang Gagamba mga kasonggab. Bakit nga ba kawawa? Malapit na nating makita kapag nakuha na ni Kuya Kasong yung dahong bulok. O yung dahong tuyo doon sa ilalim. At ayan o, grabe tibay nung sapot. Tingnan nyo to mga kasunggab. Bakit nga ba kawawa ang gagambang to? Ayan. Ayan, ayan na yung dahon na tuyo. Titignan natin, makikita nyo na. Sasabihin nyo na talagang kawawa nga. Hindi pwede sa paikipaglaban mga kasunggab. Napakadihado nito. Ayan, check na natin o. At ayun, may lumabas pang insekto doon sa butas. Titignan na natin to mga kasunggab. Malapit na tayo sa ating revelation. Bakit nga ba kawawa ang gagambang nasa tuyong dahon na nakabilot na ito. Ayan, vlogger's problem tayo. Ang hirap bukahin, ang iisa lang ang kamay. So, intay-intay lang kayo dyan mga kasunggab. Dahil malapit nyo na makita ang gagambang kawawa. Ayun, kaya kawawa mga kasunggab. Dadalawa lang ang galamay sa unahan. Aapat lang ang galamay nito. Dalawa sa unahan at dalawa sa likuran. Grabe. Kawawa talaga mga kasunggab. So, ayan ang ating episode para sa araw na ito. Hanggang sa muli mga kasunggab. Maraming salamat po sa inyong lahat. At paalam.